Sa vlog na ito ay pag-uusapan po natin ang kwento ng ilan sa ating mga kababayan na nakarating at binigyan ng alok ng NBA. Hindi po sila Kai Soto ha at yung ibang mga Phil-Am tulad ni Clarkson at Jalen Green, kundi marami pang iba na siguradong hindi pa alam ng marami sa atin. Hindi naman siguro lingid sa ating kalaman na marami sa ating mga Pinoy ang pinapangarap na marating ang NBA. Katunayan nga, wala pa talagang purong Pilipino ang nakarating rito. Pero merong isang Pinoy na inalok ng NBA noon na talaga namang munti ka nang makarating at maglaro sa naturang pinakamataas na liga. At bukod dyan ay pag-uusapan rin po natin ang isang taong may lahing taga Batangas na matagumpay na nakarating sa NBA at nakapaglaro rito. Kaya huwag na po natin itong patagalin. Tara at simula na ang kwentuhan. Isang purong Pinoy inalok na maglaro sa NBA noon. Yes, eto ang kwento ni Johnny Abarrientos. Ano nga ba ang katotohanan patungkol sa storyang ito? Well, gusto mong malaman? Tara, pag-usapan natin yan. Marami sa ating mga Pinoy ay nangangarap na makapasok sa pinakamataas na liga ng basketball sa buong mundo. Nagsakripisyo at nagbabaka sakali ang iilan na makapaglaro rito. At isa nga sa inaabangan ng marami ngayon ay ang pagpasok ng ating kababayan na si Kai Soto. Pero bago si Kai, si Johnny Abarrientos ay usap-usapan noong late 1990s. Dahil nga, eto ay inalok na maglaro sa NBA. Yes, tama po ang inyong narinig. Inalok siya mismo na maglaro sa pinakamataas na liga ng basketball. Sobrang husay kasi ng taong ito. Ayon sa ulat ng ESPN, 12 times siyang nag-champion sa PBA, Tubong Naga City si Johnny, at naglaro sa FEU during his UAAP days. Pagsabit ng taong 1993, siya ay na-draft sa PBA sa team na Alaska. At mula noon ay umalingaw-ngaw na ang kanyang pangalan sa buong Pilipinas. Sa kanyang pang-apat na season ay naging MVP agad ito. At noong mga panahon na yun ay naghahanap naman ng player ang isang NBA scout na si Joe Betancourt. Naghahanap ang scout na ito noon ng isang Asian player. Kung nagkataon, si Johnny Abarrientos sana ang kauna-unahang Asian sa NBA. Nag-offer nga si Betancourt kay Barrientos na maglaro para sa Charlotte Hornets. Pero tumanggi si Barrientos sa offer na yon. Bakit nga ba niya tinanggihan ng isang napakalaking oportunidad? Ayon sa panayam mula sa spin.ph, akala niya hindi seryoso ang offer na yon. Sabi niya, hindi namin masyadong pinansin yon. If you think about it, parang malayo sa katotohanan eh. Kasi di namin alam kung seryoso sila sa offer. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat dahil muling bumalik ang scout na yon sa Pilipinas para muling alukin si Abarrientos na maglaro sa NBA. Nung mga panahon kasing iyon ay naghahanap ang naturang scout na ipapalit kay Muggsy Bogues bilang isang point guard ng Charlotte Hornets. Sa husay na ipinakita ni Abarrientos na nasaksihan ng naturang scout ay siguradong pasok na pasok sana siya bilang point guard ng Hornets. Nagkaroon ng meeting noon sa pagitan ng mga handler ni Abarrientos at ng NBA scout. Kasama rin doon ang kanyang head coach na si Tim Cohn. Isang sekretong pagpupulong ang naganap noong November 1997. Inalok ni Tim Cohn ang scout ng 10-day contract para kay Abarrientos na maglaro sa Hornets. Kung siya ay magugustuhan nila, then pwede na siyang pumirma ng kontrata sa NBA. Pagkalabas sa meeting, sobrang nalungkot noon si Tim Cohn dahil kung maglalaro na si Abarrientos sa NBA, eh mukhang mawawala na siya ng magaling na point guard sa Alaska. Pero mukhang hindi talaga nakatadhana si Abarrientos para sa NBA dahil hindi na muling tumawag ang scout sa kanila pagkalipas ng ilang mga araw. Mukhang nagbago ang kanilang desisyon. Tinrade na lang ng Hornets si Muggsy Bogues sa Golden State Warriors kapalit kay BJ Armstrong. Kung hindi man natuloy si Barrientos sa NBA, we are hoping na sana ay makapasok si Kai Soto rito. Sa inyong palagay, makakapasok kaya si Kai sa NBA? Hashtag yes or hashtag no, please comment down below. Alam niyo po bang may isang lahing Batanggenyo ang nakapasok sa NBA noon? Siya ay ang Filipino-American na naglaro sa Golden State Warriors at Indiana Pacers noong late 1970s to early 1980s.
Gaano nga ba siya kahusay sa NBA? Tara at kilalanin pa ang taong ito. Sa ating panahon ngayon ay unti-unti nang nakikilala ang husay ng Pinoy sa paglalaro ng basketball sa buong mundo. Ilan sa mga kababayan natin na nakapasok rito na talaga namang sobrang magagaling ay sila Jordan Clarkson at Jalen Green. Bagamat half Pinoy lamang sila, eh proud na proud naman ang mga ito na i-represent ang ating bansa. Taon-taon ay nagdiriwang ang ilang mga team sa NBA ng Filipino Heritage Night. Ito ay isang engrandeng selebrasyon. Ang Filipino Heritage Month naman ay pinagdiriwang every October. At nitong taong 2022 ay nag-celebrate muli ang Warriors at maging ang team na Rockets at Utah Jazz ay nakiisa rin rito, kung saan naging magkatunggali nga sa laro si Jordan Clarkson at Jalen Green. Ang Filipino Heritage Month ay isang pag-alala sa mga sinaunang Filipino na dinala ng mga Kastila noon sa Amerika na tinatawag na Luzones Indios. Narating nila ito noong October 18, 1587. Ang naturang selebrasyon ay pagpupugay rin sa mga Pinoy bilang isa sa pinakamalaking grupo ng mga tao sa US. Ang ilan sa team sa NBA na nag-celebrate rito ay ang Golden State Warriors bilang pag-o-honor sa isa nilang ka-teammate noon na may lahing Pinoy. At ang ka-teammate na yon ay si Raymond Townsend. Noong 1978, siya ay na-draft sa NBA as 22nd sa team na Golden State Warriors. Ang kanyang tatay ay isang Kano at ang kanyang nanay naman ay isang Batanggenya. High school pa lang ay nakikitaan na talaga ng husay sa paglalaro ang taong ito. Siya ay nag-a-average ng 28 points per game. Noong mga panahon na yun, hindi pa uso ang 3 points. Pagtungtong niya ng college ay nagpakita rin ito ng husay at naging kampiyon sa NCAA noong 1975. Pagdating sa NBA ay naglaro lamang siya from 1978 to 1982 from Golden State Warriors to Indiana Pacers. Hindi masyadong nagtagal ang kanyang karera sa NBA at nag-a-average lamang ng 4.8 per game at 1.4 rebound and assist. Dahil dyan ay naibaba siya sa liga. Sumali naman ito sa FIBA at nagkampiyon noong 1984. Naglaro pa ng naglaro noon ang taong ito outside the NBA. At pagkatapos ng kanyang karera sa basketball, ito ay nagtrabaho bilang isang Youth Sports Development Coordinator sa San Jose, California. Noong araw ay nakakaranas ng pagmamaliit ang taong ito bilang isang Pinoy. Mariin raw niyang pinagdidiinan na siya ay Filipino, pero walang naniniwala dahil hindi naman magagaling ang mga Pinoy sa basketball. Ito ang kanyang sinabi sa panayam. "I could tell people I was Filipino all my life and nobody would believe me because Filipinos aren't good basketball players. That's the stereotype. We're too small, we're not quick enough." Pero ang mindset na ito ay hindi nagpapigil sa kanya para marating ang NBA. Naniniwala po ba kayong magagaling tayong mga Pinoy sa basketball? #yes or #no, please comment down below.